Magandang good day sa inyo, mga kapito. Welcome back. Muli, ito na naman ang inyong makulit na guro, ang maestro. Pagkalipas po na ilang oras, muli na namang nabago ang itsura ng ating mga gawain sa araw na ito. Kung mapapansin ninyo ito, naliliwanag ko sa inyo. Isang malaking katalungan sa inyo, malamang na nasa isip ninyo. Kulay asul itong ginagawa ni Kamaestro. Pero bakit naging pula? Ito po, naliliwanag ko sa inyo ha. After po natin siyang ma-primeran. So, tina-primeran na po natin siya. Hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano po siya inesparyan. Pasensya na po kayo. Pasensya na rin po kayo kung hindi ko po naipakita sa inyo kung paano ang mixing o ratio ng primer. Kasi may mga sukat po yun. Hindi naman po problema yon kung hindi po ninyo alam ang ratio ng primer, kung gano'ng karami ang primer, kung gano'ng karami ang hardener, o kung gano'ng karami rin ang thinner. Kasi po, sa totoo lamang po, sa bawat materials na bibili natin about sa painting ng sasakyan, ay meron po siya mga direction po na mababasa kayo sa likod o sa gilid ng lata. Nakalagay po doon kung anong ratio niya. Hindi ko na po paliliwanag sa inyo kung paano ba ang ratio na nandun na rin po kasi sa branded ng materials kung ilan ang sukat ng primer, halimbawa 10% ng primer ang gagamitin mo, nandun din po kung ilang persyento na thinner at kung ilang persyento rin po thinner. So yan, ito pa ho ang isang tanong, maliwanag din ako sa inyong mixing. Bakit po baka maestro kulay pula o naging kulay pula yung trabaho ninyo? Samantalang kulay asul po yan. Ayan. Ito ba? Isang maganda katalong. Ito na po ang sagot sa inyong tanong. After ko po siya ma-primer o ma-spray ng primer, kung napapanood po ninyo yung aking mga unang video tutorial, uy, matatas na yung dila. Hindi na tuloy. Kung napapanood po ninyo yung mga naunang video tutorial natin, sinabi ko po doon yung about sa guide ko after ng primer. So, yan na po yun. Yan na po yung sinasabi kong guide coat. Guide coat, pintura din po yan. Kaya lang po siya tinawag na guide coat. Kasi after mong mag-primer, ay, yun nga po, bubuga mo ng guide coat. Paliwanag ko rin po sa inyo ang guide coat. Yun po yung pintura din. Dark color na pintura po yan. Sabi ko nga po sa inyo, either na pula, asul, itim, o dark, basta dark color. Minabuti ko pong pula ang ibuga dito na dark na pintura o guide ko upang makita nyo po ng maayos. Kasi po kung blue, dark blue ang binuga ko, magkakaroon siya ng reflection. Makasabihin nyo, uy, pintura na yun, oh. Bilis naman, di ho. Kasi po tayo natatapos. Nag-primer ako na ho siya, bukas pa ho yan ilihay. So, ang trabaho po ng guide ko tayo ito. Nililihahin po natin siya ng ang una po natin gagamitin na panlihat dyan para matanggal po yung guide coat na yan ay 320 po. At kung wala po kayong 320 ay 400, kasi kaya po 320 para medyo mabilis na lang. So di yun po, nilihahin po natin siya ng 320. Ang trabaho po ng guide coat pag nilihan natin siya ng 320, yun po mga butas or stone chips na sinasabi ko sa inyo palagi, or mga lugar na medyo malalalim pa ng konti, makikita mo siya, maiiwanan yung pintura kasi hindi siya tinamaan ng lihan kasi butas nga siya. So yun ang trabaho ng guide ko, pag ipakita niya kung ano pa yung mga butas at yung mga lugar na medyo malalalim pa. Yun, naintindihan niyo na po, yun po ang trabaho ng guide ko. Kasi po, sisiguraduhin ko sa inyo na
may maiiwan at may maiiwan niya kung may butas pa niya o stonship sa tinatawag. Kaya po, sa susunod natin yung mga video, makikita niyo po ang trabaho ng guide ko. Tutunin po sa inyo yung mga portion na naiwanan ng guide ko. Ibig sabihin niyo po yung may mga butas o malalaking pang parte ng ating ginagawa. So, napuli po kayong manunood dito sa ating channel. Napuli rin po madadagdagan ninyong kaalaman about po sa kalimintura na sasakyan. Kaya po, at maaari, pakisubaybayan po at ang kinigin ang channel po natin na Maestro Pinto. Pag sa gayon, ay napuli kayong madadagdagan ng mga kaalaman. Pinutihin nyo lamang po na mapapanood nyo po mula sa umpisa hanggang sa matapos ang video ito upang may matutunan pa kayo na marami about sa painting. Huwag rin po kalimutan na sana ay mag-subscribe, mag-comment sa comment section, i-like na rin po natin at ang kinigin po natin ang ating mga pagitong mga vlogger. Tulad po ng inyong lingkod, na Maestro Pinto lamang po. Okay, hanggang sa susunod po ng ating mga episode. Huwag pong kalilimutan, like and subscribe, comment sa comment section, at paki-click na rin po ang bell notification kung pa magiging updated kayo. Ma-notify lahat ng mga sunod ko mga bagong video. Hanggang sa muli po, nandito na lamang po ulit ang inyong lingkod.